Guys, welcome back to my channel. Thank you for checking out. Thank you so much for watching. Malapit na po mag-end ang 2019 at harapin na naman natin ang buhay ng 2020. Sa ating mga OFW, syempre wala na yan. Kasi dito sa atin din naman tayo nagsiselebrate ng Christmas, diba? Lalo na dyan sa Saudi, walang Christmas dyan. At saka kung saan-saan pa. Malungkot talaga ang buhay ng OFW. Pero syempre, laban lang. Lalo na yung may mga utang. O diba? Relate ba kayo dyan? Well, actually, sa mga gustong maging OFW, mag-DH pa, kumbaga. Kasi marami namang types yung mga OFW. Pwede kang maging skills, maging engineer, teacher. Yung sa akin, naging field ko ay isa akong DH. Kumraduate naman ng kurso, pero pinili kong maging katulong. Kasi nga, ang hirap naman ng buhay sa Pilipinas. Pero hindi ko na kinakayaan na naging katulong ako dito sa ibang bansa. Masaya naman. Kung gusto nyong maranasan yung buhay bilang DH sa ibang bansa, lalo na dun sa Saudi. Ngayon ako ay nandito naman sa Taiwan, medyo okay naman. Pero syempre, trabaho bilang katulong. Sa oras ng trabaho, walang cellphone dapat. At saka, ang kunti nating pasensya dapat, haba-habaan natin. Kasi, ganun nga, gusto natin ng dolyares. Kaya, yung trabaho natin, dolyares din yung worth. Hindi pwedeng babanjing-banjing ng dayo. At saka, hayaan nyo sa ngayon, tinatanim nyo pa, pagdating ng araw, mag-harvest na tayo, diba? Kumbaga, ito lang yung magiging stepping stone natin para sa pangarap natin sa buhay or pangarap natin sa ating pamilya. Kaya, laban lang. At saka, ano pa ba nang pwedeng sabihin dito? Kung gusto nyo maging OFW, gusto nyo mag-DH lalo na dyan sa Saudi, ano yan eh, sumunod lang tayo sa patakaran nila. Kasi nung andun ako, hindi talaga ako pwedeng tumingin sa mga lalaki. Kasi pag tumingin ka, ikaw yung magiging source ng kasalanan. So alam nyo yun, sinabi sa akin ng amo ko dati, kapag andito si Baba, ikaw doon ka sa kwarto, hindi ka magtatrabaho, upo ka lang. Yung kwarto nila is, ano din eh, yung parang wala ka naman talagang privacy kasi pwede nilang buksan yun yung kailan nila gusto. May hirap dyan sa Saudi. Sobrang hirap. Hindi ako masyadong nahirapan noon sa trabaho, pero nahirapan ako mag-adjust. Lalo na pag nandiyan na yung asawa, ay naku, tutakbo-takbo. Para lang di magiging source ng kasalanan. Pero syempre, pag inutusan, kaya lang naman hindi ka pupunta. Hihilahin mo na lang yung anak niya. Para, hindi ka maiilang. Kasi ganyan niya yung kultura nila. Naging katulong din ako sa Hong Kong dati. Okay naman doon. Kaso lang, syempre, pag medyo bata pa tayo, iba yung gusto natin. So, sa ngayon, nangarap tayo, ito yung magiging stepping stone natin para naman makapunta tayo sa Canada in the near future. Sa Canada kasi kailangan mo mag-ipon muna ng pera. Kung wala ka pang pera, syempre, ipon ka ng ipon. Tsaka, yung mga luho natin, kalimutan muna natin ngayon. Importante, sa sahod mo, kailangan meron kang matira para sa'yo. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Bigay mo lahat sa dun sa padala sa Pilipinas. Kasi iba yung luho sa pangangailangan. Dati naman nung nasa Pilipinas pa lang ako nagtatrabaho, siyempre sinasabi natin na hindi naman sapat yung sahod dyan. Kaya punta tayo sa ibang bansa. Pero pag nasa ibang bansa na, hindi parang sapat. Kailan ba magiging sapat ang lahat? O, diba?
parang pag-ibig lang, binigay mo na, pero hindi pa rin sapat, naghahanap pa rin ang iba. Anyway guys, haja-haja lang, laban-laban. Kung kailangan yung kausap, andito lang ako. Yung mga nadi-depress dyan, huwag kayong ma-depress. Kausapan nyo lang ako ha. You can reach me on my Facebook account. And pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Comment, suggest, at kung ano pang gusto nyong pag-usapan natin yan dito lang sa aking channel. Dahil tayo ay may puso. At lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ko kayo hihilahin pababa. Hihilahin ko kayong pataas. To God be the glory. Amen.